paano magpadami ng bunga ng upo itong tatalakayin natin sa bidyong ito. Una sa dapat natin gawin upang makapagpabunga tayo ng marami sa upo, gumamit tayo ng variety ng upo na masipag mamunga. Kahit kasi alagaan natin mabuti yung upo kung ang variety niya kunti lang mamunga, kunti rin po ang ibubunga niya kahit anong alaga po natin. Tulad din yan ng pare, kung gusto natin umayon ng marami, gumamit tayo ng mga hybrid na binhi na kayang umayon ng marami. Saka natin alagaan mabuti. Isa sa magandang variety ng upo itong Mayumi F1 ng East West Seed Company. Madami po itong mamunga at pantay-pantay yung bunga niya. Kumuha na ako ng isang sachet dahil sa backyard ko lang naman ito tatanim. Ang nakasulat dito sa level niya, meron siyang 10 buton na pwedeng itanim sa 20 square meter na area. Tingnan naman natin ngayon kung 10 ngayon naman ng isang pakete. Ang butong nakuha natin 12, hindi 10. Meron tayong bonus na 2. Ang kinaman sa balot ng Swiss seed, meron siyang guide. Tulad ng spacing kung gaano kalayo ang bawat halaman. Pati yung lalim ng pagbunla. At yung layo at lalim ng pag-aabono sa halaman. Kapag nabuksan na yung pakete, makikita nyo naman sa loob yung gabay kung paano maglagay ng pataba. Kung ano yung patabang ilalagay, gaano karami at kailan ito ilalagay. Halimbawa, yung unang patabang ilalagay natin, yung 7 days after transplant, 10 gramong urea, 10 gramong phosphorus. Pagkaraan naman ng 7 araw o isang linggo, ganun na naman patabang ilalagay natin. 10 gramong urea, 10 gramong phosphorus o 16-21-0. Pagkaraan naman ng 28 days mula lipat tanim, magbabago na tayo ng pataba. 15 grams naman na urea, 5 grams na potassium. Kailangan natin maglagay ng potassium dahil malapit siya mamulaklak at mamunga. Ang kulang na napansin ko dito, wala silang ginawang guide kung paano puksan yung mga peste. Sana nilagay na rin nila yung para kumpleto na. Ang pangalawa sa dapat nating malaman para magkaroon ng maraming buwang upo, yung magandang pagpupunla. Ang gagamitin ko dito pating mix, carbonized resal sa kabermikas. Ang ratio naman niya 1:1. Paghaluin lang nating mabuti. Ang gagamitin ko namang punlaan dito, dahon ng mangga. Sa paggawa natin ng dahon ng mangga, bilang punlaan ang kailangan natin yung flat na dahon ng mangga. May mga dahon kasi ng mangga na hindi flat. Tsaka gunting saka stapler. Sa paggawa naman natin, putulin lang natin yung magkabilang dulo. Saka natin ibilog. Kapag napagdugtong na natin dalawang dulo, stapler naman natin ngayon. Pwede rin kayo gumamit ng dahon ng saging sa paggawa ng punlaan. Meron na rin akong ginawang video kung paano gumawa ng punlaan. Kung gusto nyong mapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Kung titingnan po natin itong punlaan natin tagusan, kaya ang tanong dito, hindi ba malalaglag yung lupa? Hindi po malalaglag ang lupa kung gagamitin natin lupa yung mamasa-masa. Kailangan po yung ganito nabubuo pag pinisil natin. Sa paglalagay po natin ng lupa, una punuin lang po natin. Saka po natin diinan ngayon. Magiging kalahati po yan pag nadiinan. Kapag nadiinan na po natin, saka po natin punuan uli. Ganyan lang po ang gagawin natin para hindi malaglag yung lupa sa punlaan kahit tagusan. Sa paglalagay naman ng punla, pwedeng nakapahiga o nakapatayo kahit medyo mababaw lang. Saka na po natin ngayon tabunan at dirigan. Pagkaraan ng 4 na araw mula pagpunla, magsisimula ng sumibol yan. Nung ika-4 na araw ng umaga, nakayuko pa lang siya. Kinahapunan nakatayo na. 8 araw magmula pagkapunla, pwede nang i-transplant kahit wala pang dahon. Pero kung gusto nyo namang palabas muna yung dahon, pwede rin naman bago i-transplant.
mga 12 days. Dito na po magtatapos yung unang bahagi natin kung paano magparami ng bunga ng upo. Abangin nyo lang po yung mga susunod pa natin gagawing video para sa maraming bunga ng upo. Dito na po nagtatapos yung video natin, sana po may natutunan kayo. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag nyo kalimutang taniman ng pindot ng subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon.